to say goodbye. Uwi na ako. Time to say goodbye. Badaw, hindi nga mga kalulap net dede. Mga tinda yan. Mga tinda. Mga tinitinda. Mga baligya. Ayan, oh. May daing na baligya. Oh. Sitay. Sitay. Say goodbye. Salamat sa mga nakikuan, nakiramay. Hello. Hello. Salamat sa mga nakiramay. Salamat ang nakiramay kan Remed. Waray, waray, Tagalog. Nakiramay yung Tagalog. Tagalog. Salamat daw sa lahat ng nakiramay. Salamay na nanay. Hello, ito. Hoy, bali. Sa mga viewers yan. JR, kanibidyo yung tatay. Oh, tay, ano masasabi mo sa, ano? Oh, salamat. Salamat saan? Alis na yung panganay mo. Ang mga ano niya, bulig. Ano? Tagalog, tay, Tagalog. Salamat sa tulong nyo. Ano? Oh, ano pa? Ah, thank you. Yun lang. Please, thank you so much for watching. Say thank you so much for watching. Thank you for so much for watching. Please subscribe, like and share. Like and share. Salamat. Inalay tumara naman tira. Ako'y mag-goodbye na. So ako'y magpapaalam na kay tatay. It's the saddest thing, goodbye. Pero hindi ako ano sad na nag-goodbye. Kasi masaya kami na nag-goodbye. Ganito yung pamilya namin. Walang iyakan. Kahit ano. Diba tay? Always happy. Kaya si tatay, oh, tingnan nyo. 75 na yan, pero baby face. Marunong mag-tricycle pa. Kaya pa, kahit gabi, marunong mag-tricycle. Ma, patungan ka Manila, magta-tricycle. Oh, yan. Pupunta daw siya Manila, magta-tricycle. Kumon yun. Sino siya? Ayan yung bulso namin sa pocket. Pwede siyang maging unvlogger. Kumon yun kami. Wala nang budget. Naubos na yung budget. Naubos na. Andun na. Humingi siya yung kamay na naka-open na, nangungumunyon daw siya, yung pala iba yung gusto niyang makuha. Wala-wala na si Santa Claus, na pordoy. Si Santa Claus, wala na, naubos na yung binag. So ayan, sige Atoy Jessica, sige Jessica, magpasaheros na ta para ano maingga. Nakakawik po nga, ani. Ay, Dre! Bye-bye, Dre! Uwi na si Tita! Dre! Bye-bye! Dre, dito! Uy! Sige, Tay! Bye-bye na, Tay! Talk down! Goodbye na! Goodbye na, Tay! Bye-bye! Ayan, pinasabay tayo! Pamati, Aira! Ay! Ano, Tay? Hoy! Kali daw! Kali daw, ayaw itong pagtuo kasi! Sige lang ito. So, kaya ito. Sige lang. Magbibisyo ko makita permi kada dilaw. Kung naderahan ito, meron kang balik ako na ito pag dinodoro. Yan mo siya sa mga kaya. Ano siya? Sinudukan. Ako ito. Kag ano? Ay, itong pag ano, okay lang ito. Sige, magbibisyo ko makita. Time na ni nanay. So, nauna lang ito. Puros man kita to tikad to. Nauna lang nanay. Okay lang itong time. Magbibisok yung kita kami nila kambal. To depart for Manila, in command of the aircraft is Captain La Humana, ably assisted by First Officer. It's been three panic, I'm an addict, feel the rage inside. And oh, he don't even know. Tayo yung luggage, ah. Pero pala ditong camera. May control. Good morning, everyone! Isang magandang araw, isang magandang umaga sa inyong lahat. Good morning from the Philippines. It's my last day. Pasensya na sa boses ko kung bakit inuubo ako. Naku,
delikado to. Alam nyo, tinakabahan ako kasi nga, inupo tayo at nilagnat ako kahapon. Pero ngayon, nagtake ako ng Bioflu since kahapon, kaya medyo okay ako ngayon. Natanggal na yung lagnat natin. Ito, nagano ako ng towel na medyo medyo ano siya, basa, kasi para hindi tayo mainit ba. So, ayan, it's my last day. Flight ko na mamaya, pabalik ng Germany. So, back to normal, back to reality na tayo. So, excited na din ako, of course, kasi nga sila kambal, hinintay din ako. So, syempre, balik na tayo sa trabaho bukas. I mean, Friday, bukas ako darating ng Germany. Trabaho tayo the next day. Sana walang problema, walang hassle lahat yung ano natin ngayon, travel, at tayo makabalik ng safe papuntang Germany. So, sa mga sila kambal, excited na din yun, syempre. Excited na din nila ako makita. So, ito, medyo hindi maganda yung boses ko, sabi ko nga sa inyo, dahil sa nagsipon ako, noobo ako. Kaya ito, may ano ako, may... Ito yung ininumin natin ngayon, since kahapon pa to, Luya, binilan ako ng kaibigan ko. Kumain na din ako ng Luya, para hindi tayo masyadong ubuhin. So, ngayon, tayo aalis na. Actually, alas 6 pa yung flight ko ngayon, pero alas 6 pa lang dito. Or alas 11, anong oras na? 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. May 8 hours pa tayo bago yung flight natin. Pero, okay lang. Punta ako doon ng maaga para makapag ano tayo. Doon na lang ako maghihintay. Doon na lang tayo mag-rest. Hindi na dito. Kasi para at least okay na tayo. So, saglit ulit. Check natin kung wala tayong naiwan dito lahat. I think wala tayong naiwan. So, walang naiwan. Okay lahat. Alam nyo, kinain ko yung luya. Hindi nga masarap, pero kailangan kong gawin kasi to luya to. Hindi ko kaya. Kailangan ko siyang kainin kasi para maano yung dito sa lalamunan ko ba. Pero hindi ko kaya, kaya sabi ko, ay, hindi ko kaya. So, kaya ininom ko na lang, ng hot water, nag-gas ako sa reception. Tapos yun ang ano natin, yun ang inumin. So, bababa na tayo at tayo mag-check out. Ang ganda ng accommodation nila dito, isang para siyang vintage hotel sa so Grand Betastoy, ang ganda, very modern at malinis din. Waitin na lang tayo ng taxi natin, napakuha ako ng taxi puntang airport. Wala pa, as in wala pa siya. Iba talaga yung boses ko, ano, para kung nasa ilalim kasi nga fall down. Mama, I'm fine, don't worry.
better day. Very early ako dito sa airport. 7 hours before my flight tapos yung check-in pala is 3 hours before. So hindi pa open yung check-in ko para sa bagahe. Kaya dito ako rin sa Chowking, kakaimu na tayo. Hindi din maganda yung ano natin kasi sineano ako, umuubo ako. Pero nawala na yung lagnat ko. But then, magtitake pa din ako ng medicine na yun. Hintay ko lang yung order kung magsasagot tayo. Pero sa totoo lang, hindi maganda yung pagkalamdam ko. Ito, siguro ito yung ano natin. Na-stress tayo. Kaya ganito. Hindi lang tayo. I think ito na yung order natin. Papila. So, nag-a-arrange pa sila, oh. Dito na tayo sa waiting area natin. Dito pala open. Yung gate natin, sarado pa. Sarado pa. Very early ako, 3 hours away. Nauna kasi ako mag-check-in. So, dito nang pwedeng makain. Kumain na naman ako, eh. Puro sila ako kain. Permig kain. Yan. Ang ganda ng ano ah. Tayo. Andun yung gate natin. Wala pa. Hindi pa open yung gate. Kaya dito naman tayo. Umupo na naman dito sa isang bubble tea. Inom na ulit tayo ng bubble tea. Medyo nagsinat ako ngayon. Check ko lang mamaya. Tayo sa gate natin. Ewan ko kung open na. I think open na siguro kasi 1 hour, 2 hours before na lang. So this is how it looks like. So medyo nagano pa din yung ano natin. Yung but all ba? Yung lalamunan natin, medyo nag-ano pa din siya. Ay, open na. Open na. Naka-open na. Okay, so pupunta na tayo doon para mag-upo. Iba talaga yung boses ko. Para siyang ano, siyang nasa bangin na. Ay, Diyos ko. So, open na pala yung gate natin. Eh? Dito ba? Bakit dito sila pumapasok? Okay. Excuse. Thank you. So, ayan. Hello.
natin. Kung hindi ako nagkakamali, yan yung plano natin na. Pero sa yung ano natin, pag alis kasi wala man lang nagatid sa atin sa so, lahat. Kasi nga, dito na ako sa Manila 2 days before na pwede natin pa uli. Pero ganyan talaga, hindi naman natin ang sumama dito. Kaya medyo hindi din maganda yung alis natin kasi may sakit ako. Kaya sakit ko, try ko. Sana bukas okay na ako para sa pwede makapasok tayo sa trabaho. So, ayan, tingnan nyo lang. We're boarding now. Aboarding na kami. So, ayan yung aircraft namin. I will miss the Philippines for sure. So, tara tayo sa aeroplano. May control na naman dito. Ang daming control. Saglit. Boarding pass na naman. Boarding pass, Manila Doha. Boarding pass, 2 lines. Miss Irene. Yes. Pleasant flight po. Thank you. So, ayan na yung aeroplano natin sa paas. Of course, I will miss you sa mga sa pamilya ko. For sure, I will miss you. Ito, maganda yung pakiramdam ko. Nakipag-away ako talaga sa ito. Umiinom ako ngayon ng tsa kasi yung schedule ko ngayon, I think in 1 hour pa, mag-iirm na magsisip sila. Wala pa kung anong beat. Kailangan ko na pala ng anong oras na ngayon?
Boarding ko na pala in 1 hour. Pilipin na dito. So, punta na tayo doon para at least hindi tayo mali. So, na tayo. Oh, nilagnat na ulit ako po. Ano ba yan? Kaya kailangan ko bukas agad after pagdating ko sa bahay, punta ako ng doktor para magpa-check up at magpa-angin na test baka kasi kung ano lang ito ba. So, yun ang gagawin ko para sa Friday. Hindi ako pumasok. Naku, ayan naman ako sa bus ko eh. Nakalid na nga ako ngayon pa may sakit. Pero alam nga naman ako pumasok na ganito kasi nga yung mga analagaan ko, sila din naman magkasakit, di ba? Kaya, no choice tayo. Sa Banhof, sa train station tayo. Alam niyo, giniginawa ko kasi tapos yung screening mo na hindi ka maganda yung pagkalamdam mo tapos malapit. Ay, grabe. Tapos na tayo sa mainit na lugar. Ngayon naman ang lamig. Lamig at talaga ako. Alam na nag-ano ako. Nag-chill-chill ako dahil sa sobrang lamig. Hindi nga nag-inom ako ng ano, bio-flu. Meron pa akong isang bio-flu. So, naku, talaga. Diretso tayo ng doktor mamaya. Ang papadoktor ako. Kasi, hindi talaga maganda yung pakiramdam ko. Nilagnat ako ulit kagabi habang nabibiyay tayo. Alam mo yun, as in, ay hindi maganda. Buti walang kontrolo sa mga corona. Kaya nakaano pa tayo, nakaalis hanggang ngayon. So, mamaya magpapa-angin na test ako sa doktor ko. Tapos ko, masasabi ko na ako magpapasok kasi may sakit ako. Hindi maganda yung pagkaramdam ko. So, safe tayo nakarating ng Germany. Hindi na ako nag-video kung bakit wala akong power. As in, wala akong power. Alam mo yung kagabi, yung... yung flight Manila to Doha, as in feeling ko maimatay ako, pero pinipigilan ko, nilalaban ako yung sarili ko na hindi mangyari yung, kasi kung mangyari yung baka sa Doha tayo mag-stop, ma-hospital tayo doon. Kaya sabi ko hindi pwede, kailangan makarating ako ng Germany. Okay lang dito sa Germany ma-hospital, dito sa Frankfurt kasi malapit lang naman to sa atin. At least nasa Germany na tayo, yun ang missile. Yun talaga yung target ko kagabi, kaya nilalaban ako yung sarili ko. Kaya kahit hindi maganda yung ano, wala akong kumain, kumakain pa rin ako yung sinaserve na pagkain kahit makunti-kunti lang. So, safe and sound tayong nakarating. Yun nga, dito malamig. Dito na, tingnan nyo, malamig. Wala lang yan talaga ako. Iba yung feeling. Tapos naantok ako siguro nga sa medisina na ilan na tinig natin. Kaya matulog ulit ako sa train mamaya. Hello! Ay, oh, yung dala kong anak atin na sa school ni Umi o ni Opie. Good! Pilspas! Love you! Person sa Freitag, yeah? Da Pilspas, love you kinda. Pilspas. Tschüss. Okay. Bis Freitag. Tschüss. Oh, yung anak ko. Good morning, everyone! Hello! Greetings from Deutschland! Hello! Kumusta na kayong lahat? Isang magandang umaga at isang malamig na umaga. Super malamig dito kasi nag-snow na naman siya kanina. Pag-gising ko kanina, alas 3, tinignan ko, sabi ko, white. Wow! Kanina naman, alas 7, dinaanan dito ni Upi. Dumaan yung mga anak ko kanina, nag-snow din siya. Kaya sabi ko, it's totally different from Philippines and Germany. Ito yung
Ayoy, ito yung katotohanan na nasa malamig tayong lugar. So ngayon, ako'y tapos na mag-prepare at pupunta tayo sa doktor. Magpapadoktor ako. Sabi ko nga sa inyo, kailangan pumunta ng doktor kasi nga nagkasakit tayo. So, hindi ko sila kambal nakita. May video ako earlier. Hanggang ano na lang kami, hanggang bintana. Kasi ayaw ko din silang mahawaan at sila'y nagstay sa upa nila, sa lolo at lola nila. At the same din, this week, supposed to be nasa papa nila, pero hindi sila tinanggap ng papa nila. Nang malaman niya may sakit ako, hindi niya tinanggap. Sabi niya, hindi niya kukunin yung mga anak ko kasi takot siyang mahawaan yung anak nilang baby. Sabi, hindi ko sila pupunta dito sa bahay sa Friday o mamaya, kung hindi sa upa at uma nila, mag-stay sila hanggang sa ako'y gumaling. So, try ko na ako'y gumaling talaga. Ano to? Hinterland. Okay. So, okay. So, sabi ko nga, ako'y aalis muna at tayo'y pupunta sa doktor. Tinihanap ko yung ano ko. Yung luksi ko. Ito hata yun. Ito yun. Para iwas ito sana. Ayan. Ayan. Ito na lang siya. Saglit. Ay, pasensya na sa boses ko kung bakit may sakit si mami. May sakit pa din ako. At ako ngayon naglalakad. Sana ka papunta. Papunta ako ng doktor. Ayan, nuhukab, nuubo. Malamig dito, kaya ganito yung hatar natin. Bakit nag-snow siya kagabi? Tingnan nyo. Meron pa naman snow. Makita nyo, oh, meron pa siyang snow. At ngayon, medyo din naging snow siya. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayun yung ibon. Nagliparan yung ibon. So, back to reality na tayo. It's my first day here in Germany. Natulog lang tayo the whole day. Yesterday, I mean, hindi the whole day. Kagabi pala. Kagabi pala kasi ka hapon ng hapon lang tayo dumating. Pag dating ko dito sa bahay, diretso ako tulog. As in, yung tulog na hihiga ka talaga kasi sa eroplano, nakaupo man lang tayo, hindi komportable. Pero natulog ako the whole time ng travel ko rin. Kaya wala akong video. Wala akong video. Wala akong power mag-video. As in, tapos ngayon, ang lamig. Ayan. Feel na feel ko yung lamig. Ayan, ang lamig talaga ng umuulan ng snow. So, that's reality. Andito na tayo sa malamig na lugar kung saan tayo nakatira. Andito na tayo, super malamig. Pero magpapayong ako para so ano, iwas na din sakit ulit kasi mas maigi na ganito pala. Hindi matagal yung ano natin, sakit sila kambal, hindi ko sila nakita. I mean, nahawakan man lang kasi nga ayaw ko silang madapuan, kaya hanggang FaceTime lang muna tayo at iniisip ko nasa Pilipinas lang tayo kasi nga hindi ko sila mahawakan. Kanina dumaan si Opie sa akin, tapos may binigay ako pero nakamask ako para secured na hindi sila mahawakan sa akin. Hindi ko din nahawakan yung mga anak ko kung hindi doon lang ako sa bintana. At nag-goodbye lang at nag-hello. Yun lang, wala akong contact sa mga anak ko. Yun, masakit na katotohanan pero kailangan kong gawin kasi umiiwas ako na hindi sila mahawaan. At ayaw ko din na magkasakit sila. Alam niyo yun, kaya... Taste muna.
So malapit na tayo sa doktor ko kasi malapit lang naman yung doktor ko dito. 5 minutes lang sa akin. Tapos na tayo nakapag ano na doktor. So yun. Wala corona pero yun. Trangkaso ang labas. Kaya mayroon tayong antibiotika na ititake for 1 week. Tapos binigyan din tayo ng 1 week na sick leave. Ay, pasensya na sa trabaho ko. Kahit gustuin ko magtrabaho, wala. Hindi talaga pwede. Sabi nga ng ano ko, doktor, alam nga magtrabaho ka, hindi mo nga kayang tumayo, hindi mo kayang maglakad. Tapos halatang-halata may sakit ka, tapos makahawak ka pa dun. Kaya, better you sleep daw, matulog ako. Uminom ng madaming tubig at tsaa. At yan nga, magpahinga. Kasi kailangan ko, sabi niya, normal yan na nangyari sa akin. Kasi nag-ano tayo, galing tayo, yung katawan ko daw is nag-adapt galing sa mainit na lugar napunta sa malamig na lugar. Ayan na. Plus yung stress pa long time na namatay yung nanay ko, kumbaga nagsama-sama lahat, kaya nung labas nagkasakit tayo. Kaya ayan, ito yung bayad sa akin. But okay lang yan, as long as yung mga anak ko hindi mahawaan, kung sila kambal, hindi sila wala kukunin ng tatay nila. Kaya ask ko naman yung mother-in-law ko if kunin ni sila ulit mamaya. So ako ngayon magpapahinga. Kailangan talaga magpahinga para bumalik yung mga energy na nawala sa atin. Alam niyo, lumabas ako ulit. At saan ako nagpunta? Pumunta ako sa ubigay ni ko. Kung bakit kagabi na naginip siguro ako, I don't know. Tapos nang humiga ako, sabi ko, ba't ang sakit-sakit ng ano ko, ng dibdib ko ba? I mean, nung breast ko ba? Tapos yung breast ko ba? Tapos nung nagkapakapa ako kagabi, sabi ko, ba't lang something akong nakakapa na hindi maganda. Kinabahan ako. Kasi alam nyo yun, nasa lahi kasi namin yun, yung breast cancer. Kasi isang auntie ko is namatay siya through breast cancer. Tapos mga kapatid ko, meron na sila mga, yung mga kunting-kunting mga ano dito sa breast. Tapos pinatanggal nila. Ako, ibang ko, nangyari sa akin kagabi, meron akong nakapa. Hindi ako makatulog talaga. As in, stress ako. So yung ngayon, sabi ko, kahapon nagtawag na ako noon. Kahapon, sabi ko na magpa-termin ako kasi dapat may control na din ako. Hindi pa kasi ako nakakapunta 6 months na. So yung nangyari ngayon, pumunta ako after ko ngayon mag-breakfast. Tapos sabi ng doktor ko, control siya lahat. Lahat-lahat din nag-ano ako ng mga ano ko. Sabi niya, wala naman. Sabi niya, wala naman ako nakakapa. Balik-balik. Sabi niya, alam kung ano yung nakapa mo. Yung tahi pala. Tahi. Sabi niya, alam mo, stress ka lang. Kaya ka ganyan. Sabi niya sa akin, mag-relax ka. Ano daw, ano mo yung sarili mo. I-relax. Kasi, ang dami mo daw na iisip. Sabi niya sa akin, yung doktor ko na yan, mabait siya. Si Dok, ano, yung ubigay ni ko, mabait yan. Kasi nung alam niya kung ano yung story ko, alam niya lahat yung nangyayari sa buhay ko din. Kasi nga, isa din siya sa mga doktor ko na napagpahingahan ko dati. Sabi niya sa akin, kumusta ka na? Sabi ko, okay na ako. Sabi ko, ano, masaya na ako sa trabaho ko ngayon. Sabi ko, nag-enjoy din ako sa trabaho ko. Sabi niya, kaya mag-relax ka. Sabi niya, since may sakit ka naman, you stay home, magpahinga ka, matulog ka. Sabi niya sa akin.
ang dami nating load from the Philippines, kaya tinatapos ko muna. Guys, kumusta na kayo? Andito na ako sa Germany 6 days ago pa. So medyo matagal na tayo nakarating dito, pero hindi ako nag-video for the last, I think, 5 days na, kung bakit I was really very sick. Grabe, mas ano talaga ako, sobrang nagkasakit. Na naikwento ko na yun sa ano natin, other vlog, pero update tayo na lang ngayon. I'm okay, pero yung boses ko, ano pa din, medyo, syempre hindi pa din maganda. Pero, at least, okay na ako. Nalampasan ko yung pagsubok na dinaanan ko for the last almost a week now. Kasi Tuesday ngayon, bali late na naman tong post natin. Tuesday ngayon, nagkasakit ako Tuesday. So that's 1 week now. Nasa Pilipinas ako that time na magkasakit ako. So, kailangan kong maupo kung bakit hindi ako komportable na nakatayo. Hinihingal ako. Iupo natin muna saglit itong camera natin. Ayan, dito kayo sa bintana. Ayan, I think mas maganda yung pagkakalagay dyan. At kunin ko na. Iwan ko, nagre-reflect. Ay, ayaw, wag. Nagre-reflect yung light. Kaya i-ano natin yung light. Patayin natin. Saglit. Oh, yan. So, yeah. I'm back. I am here in Germany. Nasa harap tayo ng bintana ko ngayon para yung light pumasok sa loob. Hindi pa ako lumabas. Since dumating ako ng Germany, yung first na labas ko lang was going to the doctor, which is dumating ako ng Germany was Thursday last week. Yeah, Thursday last week. Tapos, hindi ako nakapunta directly sa doktor kung bakit hindi ko kinaya talaga, as in nahiga lang ako the whole time. Grabe, grabe. Masasabi ko para akong kinuruna, pero hindi siya corona kasi nagtest ako, negative man ako. 2 times akong nagtest, negative ako. So talaga trangkaso siya na matindi. So nakapunta lang tayo ng doktor ko is the next day na, which was Friday. Yeah, Friday yun. So, pero Thursday pa lang, natawagan ko na yung trabaho ko na hindi ako makakapasok. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, sa vlog ko dati na galit sa akin yung boss ko. I mean, hindi yung direct na boss ko, pero nag-email na ako sa kanya. Yung direct ko na boss, bari yung shifting, aso yung overall na ano namin sa Fliggy. So, naintindihan ko sitwasyon. I mean, syempre, sino ba naman hindi maano? Kasi nga, 3 weeks tayo na sa Pilipinas, tapos pagdating dito, magkakasakit ka, hindi ka na naman makakapasok. Sino ba naman company matutuwa sa'yo? Pero sabi ko nga, kasakit is sakit, hindi yan maano, hindi yan mapigilan. Para yan din ka, sabi nga ng ano, nung homily ng nanay ko, nung mamatay siya, nilalamay, I mean, nugmas kami, sabi nga ng pare is, yung pagkamatay is, death is just like daw a thief, para siyang magnanakaw, hindi nagsasabi kung kailan darating, para din naman yung sakit, para din siyang magnanakaw, hindi natin alam kung kailan tayo magkakasakit, totoo yan, which is sa akin, ilang beses na tayo nagkasakit, kaya marami nang parang magnanakaw sa buhay natin, but anyways, pinujuk ko lang kayo. Okay na. Medyo okay na ako. I mean, yeah, totally, hindi totally 100% fit, but then better, kumbaga mas mabuti na yung kalagayan ko kaysa sa mga past few days. At least 1 week na ngayon, kaya medyo siguro ganun. So ubo na lang meron. Ubo na lang meron ako ngayon. Hindi na ako nilagnat for the last kahapon hindi na tayo nilagnat the whole day hanggang ngayon. So, meaning to say, nalampasan ko na yung lagnat ko. So, ngayon na lang is meron ako is ubo. So, nagko-continue tayo ngayon ng antibiotic. May antibiotics akong tinitik, which is until tomorrow na lang. So,
Itapos natin yan kasi yung sick leave ko din naman is until bukas na lang. Pero weekend is free pa din ako kasi andito sa akin sila kambal. Supposed to be bukas. Friday pala. Yung akala ko kasi ngayon Thursday na, sorry. Tuesday pa lang pala tayo ngayon. So hanggang Friday pa yung antibiotic natin. 1 week ko siyang ititake. Kailan ba tayo nagpunta ng doktor? That was Friday. So, Friday nga matatapos. So, yung trabaho ko din, hindi pa din ako makapasok until Monday. So, Monday pa tayo makakapasok. So, the whole weekend, free pa din tayo para mabalik natin yung power, yung ano natin, yung mga nawala sa ating. Grabe. Grabe talaga. As in, sabi ko, hindi lang financial yung nawala sa akin. Pati yung lakas ko, naubos talaga lahat. Nang umuwi tayo ng Pilipinas, which is I don't know kung ano, siguro sa stress, siguro sa excited, siguro sa iba ng panahon, siguro sa weather, lahat-lahat na yun, I don't know. Sabi nga ng doktor ko, lahat na yun parang naging ano siya, all in one, kaya siguro ako nagkasakit. So ngayon, okay na ako, magpapagaling pa din syempre, pero tinatry ko, sa totoo lang, alam nyo, gusto kong share sa inyo yung Christmas Day ko andun pa din sa sala, hindi pa din siya malinis. I mean, tingnan nyo sa likod ko, andyan pa kasi nga never akong nagtrabaho kasi nga napansin ko dati nung magkasakit ako nung magka-corona ako, sabi ko, ah, okay na ako after 3 days linis-linis na ako dito, hala, binalikan man ako. Kaya sabi ko, ayoko mangyari ulit yun kasi mas mahirap pag ikay binalikan ng sakit. Kaya, wala akong ginawa, tulog, kain lang. Maski nga pagkain ko, hindi ako masyadong kumain, masyado, kunti-kunti lang sala. As long as nalamanan yung yung chan, kasi mahirap na nawala naman tayong kakainin. Kaya sa, alam nyo nangyari ngayon, nag-lose weight ako ng 2 kilos na bago tayo nasa Pilipinas tayo, I think, or bago tayo umalis to, nasa 54 tayo ngayon, nasa 52 na lang ako. So sabi ko, nako, delikado na to kasi yan ang maintaining ano ko weight, 52 lang talaga, kaya kailangan kong balik energy. So ngayon, after natin na yung mag-usap, ako'y balabas saglit. First, second time pala nalalabas ako ngayon since dumating ako ng Germany para bumili ako ng pagkain kasi naubusan ako. Alam nyo yung ginawa ko, lahat ng mga pagkain ko dito, order lang, lahat online order. Pero nauumay na ako. Sabi ko, ayoko, gusto ko ng sarili kong luto. Kaya lalabas ako para bumili ng manok kung bakit gusto ko magsinigang. Ayun man, tinula. Gusto ko magtinula. Naghahanap ako ng sabaw, na sariling sabaw lang natin. Yung walang mga Ricardos lahat. Yung tinula lang, yun ang hinahanap ko ngayon. Kasi nga, yung katawang ko, iba yung feelings. Iba talaga, as in, totally different yung feeling ko. Iba din yung amoy ko, siguro dun sa antibiotic na tinitake ko. At aka, ang pinakasad sa nangyari sa akin ngayon, is hindi ko pa nahawakan yung mga anak ko. Which is, tinatry kong wag maging sentimento, pero sa totoo lang, mahirap talaga na nakikita ko lang yung mga anak ko through video. Minsan pumupunta sila dito kasi nga may mga bagay na kukunin or meron akong paper man dahil sa school. Alam mo yun, naka-wave ka lang, sasabi mo, I love you, or ganun. Pero hindi, yung mga anak na gusto mo silang mahawakan, pero hindi mo silang mahawakan. Yun ang masakit. Lalo na ngayon may sakit ako. Ayaw ko din naman silang mahawaan. Especially din yung dalawang matanda na nag-aalaga, yung mga in-laws ko.